Hello everyone! Welcome to the QED Room. So sa video na ito ay pag-aaralan natin kung bakit nga ba inirrationalize natin ang denominator. Okay? So minsan nakikita natin siguro sa exam na may instruction na kailangan nakarationalize yung denominator ng ating final answer. So unang dahilan is dahil kasi mas madaling mag-check ng answer kapag nakarationalize ang denominator. Okay? Practical sa side doon nag-check. Kunwari ang sagot ng isang estudyante is 1 over square root of 2. Okay? And yung isang estudyante naman is nagsagot siya ng square root of 2 over 2. Diba? Mahirap sa part minsan, lalo na sa mas complicated na examples, mas mahirap sa part na mag-check kung iba-iba yung form na sagot ng estudyante. So, ini-standardize natin siya sa nakarationalize. Another dahilan kung bakit kailangan irrationalize is dahil mas madaling makita yung mga like radicals. So, halimbawa, meron tayong expression na 1 over square root of 2. Okay? And then, meron tayong plus square root of 3 plus 5 square root of 2. So, tandaan natin na yung mga like radicals, yun yung mga parehas yung nasa loob ng radical sign. And sa case na to, hindi natin madaling makikita na itong 1 over square root of 2 at saka itong 5 square root of 2 ay mga like radicals. Okay? Mahirap silang makita kung hindi natin irrationalize itong 1 over square root of 2. Now, kung irrationalize na natin yan, makikita natin na yung 1 over square root of 2 ay equal lang sa square root of 2 over 2 plus square root of 3 plus 5 square root of 2. And kita na natin na ito, okay, itong square root of 2 over 2 and itong 5 square root of 2 ay like radicals. Parehas na ito yung nasa loob ng radical sign. Okay? So, yun yung isang dahilan. And siguro isa sa pinaka-importanting dahilan is kung titingnan natin yung historical significance niya, ano ba yung meron dati or ano ba yung wala dati na meron tayo ngayon? So, dati, wala pang mga calculator. So, mano-mano pa yung pag-solve ng mga ganyang klase. So, ano yung square root of 2 over 2? Ano yung value niya in decimal? So, mano-mano pa. Hindi ka gaya ngayon, i-input mo lang siya sa calculator, lalabas na yung sagot. Okay? So, sa ganong mga pagkakataon, mas madaling mag-calculate kapag kayong nakarationalize yung ating denominator. So, ano ibig sabihin nun? Bibigyan ko kayo ng isang simpleng example lang. 1 over square root of 2. Kunwari, hindi siya nakarationalize. And siguro may isang engineer noon, kunwari na lang, mayroong isang engineer noon na kailangan niyang sumukat ng lupa na ang sukat is 1 over square root of 2 kilometers. Okay? Ngayon, sa ruler naman, okay, or sa metro, walang 1 over square root of 2. Mga decimal representations yun nandun. So, para mahasukat niya yung 1 over square root of 2 kilometers, kailangan niyang i-convert to sa decimal. Ano ba yung decimal value ng 1 over square root of 2? And since wala nga siyang calculator, ang pwedeng gawin niya is gumamit ng manual or long division. So, ang una niyang gagawin is hanapin yung value ng square root of 2 sa table. Okay, may mga tables silang ginagamit nun. Ngayon, yung square root of 2 daw, based sa table, is approximately 1.414. Sabihin, yan yung rounded value. And next na gagawin niya, is maglo-long division nga. So, 1 over square root of 2 is equal to 1 over 1.414. Using long division, meron tayong 1.414 sa labas, okay, ng ating long division, and meron tayong 1 sa loob. Ngayon, kung maalala natin, kapag ka yung ating number sa labas, itong 1.414 is merong decimal point, decimal value, imumove natin yung decimal hanggang sa pinakadulo. So, i-minove natin siya 3 times. Okay? So, pag minove natin 3 times yung decimal point dito sa labas, ganun din yung gagawin natin dito sa loob, dito sa parte ng 1. I-move natin siya 3 times. 1, 2, 3. Okay? And yung mga dinaanan niya na walang values, lalagyan natin ng 0. Okay? So, in short, itong 1 divided by 1.414 is mako-convert natin sa 1,000 divided by 1,414. Okay? And dyan yung isosolve natin. Okay? So, ngayon,
maglo-long division tayo dito. Okay? So, una-una, i-divide natin yung 1,000 divided by 1,414. Diba? Cannot be, hindi pwede. So, meron tayong 0. Okay? So, ang gagawin natin, may decimal point tayo dito. Okay? Magdadagdag tayo ng isang 0. Magiging na ngayon siyang 10,000 divided by 1,414. That is 7. Okay? 7 times 1,414 is 9,898. Ima-minus natin siya sa 10,000. Matitira sa atin is 102. Okay? Bring down another 0. And then, 1,020 divided by 1,414. Hindi ulit kaya. So, 0 ulit yan. Okay? So, since 0 yan, 0 times 1,414 is 0. Minus natin, that is 10,020 pa din. Bring down another 0. Okay? Ngayon, meron na tayong 10,200. I-divide natin ng 1,414. That is 7 ulit. Okay? 7 times 1,414, that is 9,898 ulit. Minus natin, lalabas is 302. Okay? Bring down another 0. Okay? Bring down another 0. So, 3,020 divided by 1,414, that is 2. Okay, 2 times 1,414, that is 2,828. Minus natin, that is 192. Bring down 0, okay? And walang katapusan. Okay? So on and so forth. So makikita natin na yung value natin ng 1 divided by square root of 2 is approximately 0.707. Okay? This is approximately equal to 0.707. And yung engineer natin kanina, na gustong sukatin yung 1 over square root of 2, makikita niya na yun sa kanyang metro. May estimate niya na kung saan part yun sa kanyang metro. Okay? So, ganun ang mangyayari kapag hindi natin i-rationalize ang ating denominator. Medyo mahaba-haba yung calculation. Ngayon, itry naman natin, i-rationalize kaya muna natin yung ating denominator bago tayo mag-divide. Okay? So, meron tayong 1 over square root of 2. Para i-rationalize yan, i-multiply natin siya ng square root of 2 over square root of 2. Okay? So, yung sa taas is magiging 1 times square root of 2. Sa baba ay square root of 2 times square root of 2. So, ang final answer natin is square root of 2 over 2. Okay? Ngayon, tandaan natin na yung square root of 2 approximately equal to 1.414. So, paano natin makukuha yung square root of 2 over 2? I-divide natin yung 1.414 divided by 2. So, ngayon, mapansin natin, unang-una nagpasimple, yung decimal point natin nasa loob na ng ating division, long division sign. Okay na yan. Wala na tayong kailangan gawin. Okay, whole number na or integer na yun nandun sa labas. So, at saka, mas madali na kasi 1 digit lang yung nasa labas. Okay, yung divisor natin is 2 lang. So, kung i-divide natin siya, okay, yung iba, kaya na siguro ng mental, pero tingnan natin, long division. Ito ay magsimula tayo sa 1 divided by 2, 0. Hindi kaya. Okay, so, move tayo sa 14 divided by 2. Okay, 14 divided by 2, that is 7. 7 times 2, that is 14. 14 minus 14, that is 0. Bring down 1. Okay, 1 divided by 2, again, 0. Okay, 0 times 2 ay 0. 1 minus 0 is 1. Bring down 4. 14 minus divided by 12, that is 7. 7 times 2, 14 divided by 2 is 7. 7 times 2 is 14. 14 minus 14, 0. And yan na. Tapos na. Ganun lang kasimple yung pag-divide nung nirationalize natin yung denominator. At yan yung isa sa pinaka-importanteng dahilan kung bakit nirationalize natin ang denominator. Pampasimple siya ng buhay sa pag-calculate. Lalo na nung mga unang panahon na hindi pa uso yung mga electronic calculators. Okay? So, sana may natutunan kayo at na-appreciate natin ng konti kahit papano yung paraan ng pag-rationalize ng denominator. Okay? Kung hindi pa rin, bigyan natin kayo ng isang sample problem na pwede nyong itry para mas ma-appreciate nyo pa siya. Okay? Etong number na to. Okay? Subukan nyo siyang i-evaluate ng hindi nirarationalize yung denominator, itong expression na to, and subukan yung i-evaluate ng nakarationalize yung denominator. Okay? Binigay ko na dito yung mga approximate value niya. Ang square root of 5 daw ay 2.2.
approximately equal sa 2.236. Ang square root of 2 ay approximately equal sa 1.414. And the square root of 10 is approximately equal sa 3.162. Okay? So, try nyo i-solve itong expression na to, which is 1 plus square root of 5 over square root of 5 minus 2. Try nyo siyang evaluate nang hindi nira-rationalize yung denominator, and try nyo i-evaluate nang naka-rationalize yung denominator para mas makita nyo yung pinagkaiba. Okay? So, maraming salamat sa panonood. So, thank you.